Hindi naman ho nabigo ang Panginoon.
unbelief, hindi nakagawa kay Jesus Christ. Even in the life of Job, ipinagdaan ng pagmamalaki ng Panginoon si Job. Mga kapatid, hanggang sa huli, pinagmalaki siya ng Panginoon. Thou art my beloved son. Consider for a father's love. Siguro may iisip ko din. Sabagat sabi mo ng Bible, tingnan niyo ko sabi ng Bible, bilang isang tatay sa kanyang anak. Kamukha mo yan ang pag-ibig ng kanyang tatay. Sabi niya, paano ko magagawa yung bagay na ito? Nagkakamit ko yung kasalanan ko sa dati ng pag-ibig ng aking tatay. Mga young people, in a practical occasion, kung nararamdaman nyo na mahal kayo ng tatay at nanay nyo, huwag nyo hayaan sinayang yung pagtitiwala nila sa'yo. Huwag mo sila lulukuhin. Amen? Sapagkat yung pagmamahal na meron sa iyong tatay, kasama rin din yung pagtitiwala. Kaakibat ng pagmamahal na siya, naniniwala siya sa'yo. Ikaw ay nagtatawag ng pinapit sa niya. Huwag mong sirain yung pagtitiwala sa iyong tatay mo, Joel. Huwag mo sisirain ang pagtitiwala sa inyo, Mr. Lonnie. Bakit ba? Kung kinukonsider mo yan, na lumapit ka doon sa pepwede mo kakalata, huwag mong gagawin. Sapagkat alam mo, mag-break yung heart ng mga magulang mo. Iiyak sila pag ginawa mo yan. Iiyak na pag may nangyari sa'yo. Huwag yung magulang na nalalabang na magiging pera ka rin.
John chapter 8, verse 29. John 8, 29. The Bible says, "And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him." If you are going to consider yung pag-ibig sa iyo ng Diyos at ang mga magulang mo, lagi mong isasalala ang dapat mapipis mo sila. Kung naniniwala ka ang Diyos ay kasama mo, hindi ka pwede magtanong sa Kanya, then consider, please the Lord always. Pwede ka magtanong sa mga tao, pero not for the Lord. Amen? Jesus Christ wants to expose the tactics of the devil. Gustong ipakita sa ating mananampalataya, eto yung mga taktiko ng devil na kung sakaling dumating sa loob ka makikipin. When you are proud, when you want money, when you want to worship the Lord, the devil is working. Don't allow them na ikaw satisfied ng Panginoon sa iyo at isa ng pasok sa iyo. Hindi mo mabagay na nakita ko ako ang pinag-aaral. Every day, we meet different people. Pero hindi mo ang kaya. Mananapili ako. Yung prayer ko, yung prayer life ko, yung pag-ibig ng Diyos, lagi ko i-consider sa buhay ko. Kaya ang taas, makikita mo natin. Dapat mo namin makita sa Krishna. What is number three? What is number three? Chapter 4, verse 1. Luke chapter 4, verse 1. "And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned unto Jordan and was led by the Spirit in the wilderness." Naniwala ko, handa na sa Kristo. Nihanda na sa sarili niya. He was led by the Spirit in the wilderness. Alam mo kaya ng Spirit ng Panginoon na maraming temptation sa wilderness? Yes! Pero, naihanda na po, dapat ganun din mo tayo. Iniihanda na sa natin. What is number three? We need the power of the Holy Spirit. At the sabi ng Bible, "And Jesus being full of the Holy Ghost." What we need is the power of the Holy Spirit. Amen? Ang kailangan natin, we need to be controlled by the Spirit of God. If not, madali tayong matatempt, madali tayong matataya, madali na rin kagayahin ng lang ginagawa. Amen? We need the power of the Holy Spirit. Galatians 5, "Let us live by the Spirit." Let us walk by the Spirit. You know yung kailangan ng mga manampalataya na kailangan gawin even na hato ng mga Kristiyano. And last, it's short. I know when you didn't pray. Every day kasi natin, kasi pray to the Lord, ano pwede maging sa akin. Kahit maliit ang kinibigan, nagagalitan ko. Nagiging ko rin. Pero sa ngayon naman ako, hindi mo na kailangan lumabas. Hindi sa lugar na to. Kasi dito mo ang kalusan ng tatangiran ay mura ng mga bata. Pag ganyan ang sitwasyon, hindi ko na kailangan mag-joy siya. Alam ko na yun eh. May mga salita pa na hindi mo na kailangan mag-joy. Kasi alam mo na mangyari. Pero may mga school, eskwela, hindi pwede. May klase, hindi ka sasama. Klase yun. Huh? So, what's number three? And I will go with this. What's number one? Mingling
without losing integrity. What's number one? Prayers. Number two, Father's love. And number three, power of the Holy Spirit, the Holy Ghost. And number four, the Word of God. Three times, na binanggit ang salita ng Panginoon. It is written. It is written. It is written. I hope this word ay magkaroon pa rin ang impact sa inyo. At kung best binanggit, yung salita ng Panginoon, huwag niyo ang ayaw, huwag natin haya na ito yung hindi ho natin nababasa. Evident. Basahin, i-devote natin, by the way, college men and married men, you have the opportunity para maging devotion. Don't tell the leaders sa inyo, hindi ho maging devotion. It means, hindi ka talaga maging devotion daily. Kasi kung may devotion ka, pwede mong hubugin na. It means, hinahayaan mo maliliwas ang araw, hindi ka nag-devotion. Pag-uwi mo natin, inaalaw mo na sirahin ang medyo ng buhay. Huwag kang, when you are proud, the temptations comes in. Kung alam mo, nahirap ka na sa tuwi, hindi ka naman masakos ng Panginoon, payaban na yan. Amen? Four things. That's why when the devil was, when the devil was ended, he departed. But look what happened. Just for a Luke chapter 4, verse 13. But just for a have my own last place. Just for a 6 months. Ano yan? Just for a while. Pagbalikan ka niya. Nakikinig mo kayo mabuti? Oo, na-pray ka. Napagdagong kayo yung battle ngayon. Mga kapatid, sabi ng devil, and the devil departed. Just for a season. Bakit? Pag nagkaroon ng opportunity, uulitin niya pa rin yung ginagawa niya sa iyo. Then what will be your protection? Ako'y manalangin pa rin. Ikumusinan ko pa rin yung pag-ibig ng aking magulang ng aking Panginoon. Ikumusinan ko rin yung power of the Holy Spirit. Ikumusinan ko rin yung Word of God. These four things, they will protect me. They will lead me to do what is pleasing to the Lord. Amen. Mga kapataya, baka nalangin mo tayo. It's our job. Magpasakot tayo sa Panginoon. Mainly, without losing integrity. Come to the Lord. Kung madali ka nilang mahawa, may provision na, ibig sabihin may problema sa iyo. Hindi mo sila pwede takasan. Sila ilalapit lagi sa iyo. Lapit tayo sa Panginoon. Besides now, commit yourself to the Lord. Lord, posible ko pala. Even in the life of Jesus Christ. And at hindi siya, doon sa karakter, doon sa karakter, but doon sa integrity, kahit walang nakakakita sa'yo, gagawin mo pa rin. Yung dapat na inuuto sa iyo, Panginoon. Kayong mga sima na yung people, nakikinig niyo kayo sa ibang lugar. Young people, let us learn in the life of Jesus Christ. Even though, yun hindi niya nagyari. Amen? Speak like Daniel, like you, like Jesus Christ.